Dog. Sa maring gatanaw. Kinsa na? Kaila ka? Wasin, wasin kaila. Kinsa na? Ay! Kanang please subs, link and subs, inscribe. Giniagawa mo! Inscribe to... Kinsa man ka? Kung di pa ka-subscribe ka ron, diba ano ka? Ano ang tanaw po man ka? O na siya, bye! Click on like, subscribe, and hit on that notification bell. All yes, right. Sir! Oh. Woo! Good morning mga brother! What is up? Sunday morning mga bro! And akyat lang tayo sa bukid. Akyat tayo sa bukid na may konting motor. Anyways, kumusta kayo dyan mga brad, mga brothers in arms on wheels? It's another day, another vlog mga bro. It's agenda natin ngayon, yun nga, akyat lang tayo. And then isasabay na rin nating review ang motor na to. 2-year ownership mga brother. Rusi Mujo 200. Actually mag 3 years na siya ngayong October. So malapit na itong mabayad ng full. So mag-uusapan naman natin ngayon. Meron na akong topic noon dati about sa first year of review sa motor na to. Ngayon 2 years na. Tingnan natin ano ba, sulit pa ba or meron na bang mga problema. Since alam naman natin, of course, Rusi, talagang meron talagang may pipintas yung mga tao. So tingnan natin anong nangyari for the past 2 years sa motor na to, okay? So ang dami ka ng experience sa motor na to. But overall, tong motor na to mga bro, full stock pa rin talaga to. Not actually 100% stock kasi meron ako mga minor parts na pinalitan. But for the most part, all stock talaga tong motor na to. Mga pinalitan ko dito, simple lang, yung mga external lang na mga looks nito. Pagdating sa makina, wala talaga, hindi ko pa to ginalaw. Talagang fully stock pa siya. Alagang lang to, alagang change oil. 1040 pa rin yung ko gamit dito. Kasi medyo mainit yung makina ng motor na to. So 1040 ang gamit ko na oil, fully synthetic. Pag-uusapan natin mamaya yung mga pros and cons, yung mga positive at negative. Again, kaparehas nung dati, na-review ko sa first ownership ng motor na to. I'm gonna be honest mga brother, okay? So marami ang nagsasabi nga na ang dami mong pinapuna sa motor na yan, ba't mo pa binili, mga ganon, ganyan, ang dami mong reklamo. Yun yung point ng honest review, diba mga brad? That's the main essence of being honest. Being honest, hindi naman sa ibig sabihin na ayaw mo talaga sa motor. Siyempre, gusto mong may mangyari at mabago sa motor na to. Kasi unang-una, yun nga, pagdating sa presyo, sulit talaga tong motor na to. Pangmasa talaga siya. So if meron pang mai-improve at kita ni Rusi yung mga honest review natin, yung mga ganon, syempre isa rin yun sa mga pagkukuhanan nila ng mga impormasyon para naman ma-improve yung quality ng motor nila, di ba? Of course, kahit Rusi yan, maraming tumatangkilig sa motor na to mga brother, di ba? So again, hindi yon kapintasan or hindi yon sa nilalait natin yung motor or yung brand itself. Walang ganun. Kasi kung ganun yung yung pag-iisip ko, hindi ko na sana kinuha to. Wala akong paki sa mga brand. Basta ang sa akin lang, sulit yung motor, reliable siya, and then it takes you to point A and point B. Kaya bibiro tayo, I'll show you how the motorcycle looks like ngayon. And then after that, pag-uusapan na natin yung mga positive and negative sa motor na to, okay? Alright! So eto siya mga bro. So all stock talaga to. External lang talagang napalitan sa lahat ng to. So unang-una sa lahat, eto. Nabili ko lang to ng 150.
Nalimutan ko na. Hindi Shopee to, pero dito lang sa Cebu. And then, yung phone holder, of course. Andyan yan. And then, bar end, side mirrors. And, ano pa nga ba? Slider nga pala yan. Slider. So, matibay din to. And then, belly pan, of course. Pinasadya ko talaga siya. And, ano pa nga ba? Eto, saddlebag. Alam naman natin yung Mojo ay gipit talaga sa toolbox. So, nabili ko to sa Shopee. And then, tail bag. Ayan. So, tail bag. And, brake pads. Napalitan ko na yan twice. And then, ano pa nga ba? Thermal wrap. And then, dalawang gulong. Pina-tubeless ko na yan. And then, ito. Spool sa front. So, yun lang talaga ang ginawa ko. Other than that, all stock na to. Alright. Ang ginagawa mo. Anyways, B-roll na tayo mga brother. B-roll. Konting B-roll and akit na tayo. Kasama natin si Sir Paul. Dilig in the house. Woohoo! Alright, dire-diretso na tayo. Meron akong kodigo dito mga brother. So, ginawa ko na to kagabi sa pag-uusapan natin ngayon sa mga pros and cons sa motor natin. Alright? Unang-una mga brother, ano bang mga katanungan natin, di ba? Sulit pa ba ang motor na to after 2 years or more? So, yan yung mga katanungan ng nakakarami. So, para sa akin, first of all, hindi naman talaga ako masyadong balasubal, kumbaga, when it comes to riding sa pagmamaneho. And then, syempre, alaga lang sa motor, change oil, yun nga. And then, isa sa mga masasabi ko unang-una is, alam naman natin, 'di ba, sa mga Mojo users na ang gauge, panel gauge natin ay sensitive. So ang ginagawa ko dito, lalo na pag wala kang parking lot, dapat tatabunan mo lagi 'yan kasi sensitive 'yan pag nauulanan o naaarawan, hindi mo wala kang cover ng motor, talagang bibigay 'yan. Maglolo ko yung gauge na yan. So far sa akin, medyo may issue ng konti yan sa makikita nyo. Pero overall, hindi naman siya ganun kalala kumpara sa mga other users ng Mojo na parang hindi na talaga gumagana or wala na talagang makikita sa panel nila. So yun yung una kong masasabi sa inyo. Alagaan nyo yung motor nyo. Kung wala kayong parking lot, bili na kayo ng motorcycle cover. Kasi hindi maganda yung laging naaarawan tong motor na to. Naaarawan, nauulanan. Yun yung isa sa mga reason kung bakit bumibigay yan. Other than that, again, sa makina ng motor na to, all stock pa talaga to. Alagang change oil lang. Pero all stock pa talaga to siya. Hindi ko pa nagalaw. Lahat ng pinalitan ko dito mostly physical aspect lang ng motor talaga. So unahin muna natin yung mga cons sa motor na to mga bro. Yung hindi ko nagustuhan overtime. Unang-una sa lahat yung talagang kiniinisan ko sa motor na to yung signal light niya. And then sa makikita nyo sa video mga brother, ginawan ko lang ng DIY na paraan. Kasi gumagana pa kasi yung signal light nito. Yun nga lang, palagi siyang nababali.
hindi talaga siya ganun ka quality na material. So lahat to from front and then sa likod puro bale yan. So yung ginawa ko, nag-epoxy ako. And then yung ginawa ko ginamitan ko ng hose sa tubig, yung kasi laki lang yung yung diameter ng signal light na yan, tsaka linagyan ko ng nung hose na plastic. And then after that, binalot ko na lang ng electrical tape. So yun yung DIY na ginawa ko. So far ngayon, intact naman, okay pa naman siya. Isang buwan na to, so hindi na ulit na nababali. So yun yung unang-una ko talagang kinaiinisan, kasi laging nababali yun, nasasagi ni misis or di kaya pag sumasakay ako, nasasagi ko siya. So yun. Pangalawa, yung clutch, mga brother. Yung clutch nito, lagi akong adjust ng adjust, mga bro, sa clutch. Ewan ko ba, medyo lumuluwang siya. Dapat every now and then, i-adjust mo yung tornilyo dito, eto. And then, dun sa may makina. Yun din yung isa sa mga napansin ko sa motor. Lagi akong nag-a-adjust sa clutch. And then isa pa rin sa hindi ko nagugustuhan, na-mention ko na din to sa previous review ko, yung chain niya. Stock pa rin yung chain nito, pero panay ako ng higpit dahil lagi siyang naglo-loose. Lagi ko siyang ina-adjust kasi lumuluwang siya yung kadena niya. Ewan ko ba bakit, siguro subpar lang yung yung material or yung quality ng kadena. So yan din yung isa sa mga issue ko dati. Almost every month, mga brother, lagi kong hinihigpitan yan. Ano pa nga ba napansin ko? Brake pads. Dalawang beses na akong nakapagpalit ng brake pad sa likod para sa Rider 150 na motor, yung kasukat nito. So 2 times na ako nagpalit ng brake pads nito. And then ano pa nga ba, yung unang-una kong issue sa motor na to, yung clutch cable. Una siyang bumigay, naputol, mga bro. Grabe. So yung ginawa ko, ang hirap panda rin ng walang clutch. Primera lang yung takbo ko for 10 kilometers ata yun, or hindi naman siguro 10, mga 5 kilometers. Isa pa sa mga napansin ko lately, parang tumakaw siya sa gasolina. Ewan ko ha, para lang sa akin, medyo matakaw na siya sa gasolina ngayon. I think tumatakbo to for around 25 na ata, 25 kilometer per liter na ata to ngayon. So isa yun sa mga sa napansin ko. Mga kapintasan, or hindi kapintasan, but mga hinaing, kumbaga, na sana pwedeng ma-improve ni Rosie. And then isa rin sa mga napansin ko, yung tunog ng makina niya, although okay pa rin naman, pero para sa akin lang ha, medyo iba na yung tunog niya ngayon. Medyo may pagka maingay na siya. Although hindi halata, don't get me wrong, mga brother ha, hindi talaga siya halata or hindi alarming. Sa tagal ng natin sa motor gamit, syempre alam na natin yung mga tunog ng motor natin, yung takbo ng motor natin. So pag merong something na off sa motor, talagang mapapansin talaga natin, di ba? Medyo yung makina niya, hindi na masasabi kong pulido compared to nung mga first few months na ginagamit ko siya. So ano pa nga ba yung mga napansin ko sa motor after 2 years? Parang wala na eh. Parang yun lang. Ang ganda ng lugar na to, Nomad's Refuge. Ganda. Bagong open yan, mga brother. Nandito malapit lang sa sa Charlie's Cup. Tapos naman tayo sa motor. Pagdating sa mga positive ng motor na to, solid talaga siya. For the price, 72k to cash dati. I don't know ngayon if meron pa, kasi parang limited edition lang kasi to. So solid siya sa price, mga brother. Kung gusto niyo talaga ng motor na pang chill ride at saka medyo may
astig-astig na forma, pinanaked siya, sabi nga ng iba parang Benelli na parang Ducati Monster yung pormahan niya. Okay talaga siya. Sa dinami-dami ko ng long rides, I can assure you hindi pa ako binibigo ng motor na to. Natakbo ko na to ng 300 kilometers straight, walang hintuan, round south, and then natakbo ko na rin to round north. Wala akong masabi. So wala siyang aberya. Yun nga lang yung gasoline consumption, but other than that, yung takbo ng makina niya okay talaga. Wala akong masabi sa mga long rides. Hindi pa to pumalya, knocking on tank. Wala ka talaga akong masabi sa motor. So sabi ko nga, for the price itself, sulit na sulit talaga siya, di ba? Yun yung positive ko sa motor na to. Yes sir! Yes sir! Ito na naman yung makulit. Dapa ng dapa kahit 20 kph. Oh, 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 oh. Nice. Overshoot. Pinadapa. Meron pa pala akong isang na-miss na i-mention, mga brother. Yung isa sa mga previous issue ko dito, yung sumisinok na makina niya. So yung ginawa ko lang, itinanggal ko lang yung oil, yung air filter niya, yun. So nawala na yung sinok niya, smooth na talaga yung takbo. Yun lang yung ginawa ko. Isa yun sa mga issue ko dati nung unang taon. So akala ko dapat may palitan sa motor o pero nung tinanggal ko yung air filter niya, para kasi siyang nalulunod or nalulumos. So tinanggal ko lang yun, nawala na yung sinok ng motor. Ngayon wala tong air filter. So ayan mga brother, final verdict ko para sa akin, sa opinion ko, sulit talaga tong motor na to. And then if I had it any other way, bibilhin at bibilhin ko pa rin tong motor na to. So una sa lahat, pangmasa ang presyo. Pangalawa, maganda yung forma niya. And then so far for the past 2 years, reliable talaga siya. So sulit na sulit yung pera na ginamit ko dito. At the end of the day, ang decision ay nasa inyo talaga. Kahit ano pang brand ng motor ang bilhin natin, kung hindi naman natin naalagaan, hindi talaga tayo magtatagal yung motor sa atin, 'di ba? So para sa akin lang, opinion ko to, sulit talaga ang motor na to. And 2 years and running, masasabi ko masaya pa rin ako sa motor na to. A few moments later. Hi guys, good morning. This is just a side trip. Let me teach you, okay, on how to fail as a human being. What? / how to fail as a suitor. Really, nigga? First is you have to say shitty pickup lines. Like, for example, this. Ulog ka ba ng langit? Tapos, sabi niya, bakit? Sasagot ko, lumping agad na yung nong.
like and subscribe and hit that notification bell.